Folks, nowhere in the world do politicians make a lot of money, but all over the world, they steal a lot of money. We are thee, O blessed Jew. Heed our call with faith renewed. Please intercede for those who pray. Forget them now who seek your aid. Blessed Jew, we call on thee. Heed our cause and hear our plea. Forsake us not in time of need. Faithful we will always be. Blessed Jew, we call on thee. Teach us to live in peace and love and faith in him, the Lord above. And when death calls, be at our side and guide us to eternal life. Blessed Jew, we call on thee. Heed our cause and hear our plea. Forsake us not in time of need. Faithful we will always be. Blessed you, we call on thee. Teach us to live in peace and love. Everybody sing. Have faith in him, the Lord above. And when death calls, be at our side and guide us to eternal life. Blessed you, we call on thee. Heed our cause and hear our plea. Forsake us not in time of need. Faithful we will always be. Blessed you, we call on thee. Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwir ang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. The Beat Watcher. Ito ang maglalahad at maglalatag ng mga nakalap na mga balita mula sa Campo Crame hanggang Campo Aguinaldo. The Beat Watcher. Magbibigay daan sa mga kaganapan sa silangang bahagi ng Kalakhang, Maynila hanggang sa lalawigan ng Rizal. The Beat Watcher.
At ngayon, narito ang ating tagapagmasid, si Romy Tuaso. Magandang hapon mga kaibigan. Yan. Araw po ng Miyerkules ngayon. Ah, Webe sa inyo. Webe. Ah, 28 ng Oktobre. At magandang hapon sa inyong lahat, sa aking mga kababayan, sa mga nakikinig yun. Lalo na kung ating mga suki. Yan. Patihin muna natin, aking mga kababayan, na waray-waray, maupay na kulupay matanana. Ganon din kay Ma'am Ella Ganda. Yan. Magandang hapon sa iyo. Si Krishna Adarne Abalya. Magandang hapon din po kay Rito Esperanza. Yan, magandang hapon sa iyo, sir. Si Joker Politician. Yan, Joker Politician. Talaga naman lang, politiko ka. Si classmate Maribel Jose. Ganun din si Belen Hidalgo Roas. Magandang hapon. Ang isa pang classmate natin, si Evelyn Mercado Dolores at si Maribel. O, si Maribel Jose. Yan. Maganda nga po sa paring Edwin Moreno at si, kumusta ka na paring Edwin? Si, sino pa ito nakalagay dito? Ah, yan. Si Danny Placides. Pare, thank you very much. Ha. Maraming maraming salamat po sa inyo. At ngayon, tuloy na po tayo sa ating topic pag-uusapan natin. Kasi ang ating, alam naman natin mga kaibigan na 7 months from now, magpipili na tayo ng mga leader o pinakamataas na leader ng ating bansa, ang Pangulo. At hindi lang yan, meron pa tayong iluluklo ng mga senador dahil yung iba dyan, yung 12 ay medyo ano na yun, magtatapos lang talagang termino. Kaya panibago na naman grupo o itong mga mambabatas natin. Kaya lang po, ang ating pong medyo sa ngayon, ang hinahanap natin, naghanap tayo ngayon, siyempre, dahil ang sa totoo lang mga kaibigan, pasensya po doon sa mga tatamaan, dahil ito po ang nakikita ko pong observasyon lang naman ito. Pero malamang ganun din, kasi nga po, yung mga nakaraan, mga mambabatas natin, ha? Mambabatas, maliwanag po yan, mga lingkod bayan, yung mga mararangal, siyempre, nakikita nila sa harap ng tao ay ganito ang kanilang posisyon, ganito yung kanilang pagkatao, kanilang inilalantad. Eh, hindi siya nangangako ng mga, sabihin na natin, mga walang katuturan ng mga pangako na mahirap pa rin. Kahit sa isip man lang eh, mga ako isang politician, ay, kaya ba niya ito pa rin yan? Di ba magkakaroon tayo ngayon ng tawag ito? Ng agam-agam. Pero kung sila naman, itong mga tao naman na kikinig doon ay kakampi, kabag-anak, kung kapitbahay, kaibigan ng politiko, ay tama po yun. Para sa kanila tama po yun. Pero ngayon, sa atin, kasi marami po akong makakausap na sinasabi nila, wala na yung mga mararangal nating mga mambabatas o mga politiko, sabi ang politiko. O hindi man ating mga lingkod bayan, ika nga. Pero mga bako tayong patuloy, una po ay pinasasalamatan ko o pinasasalamatan ng The Beat Watcher, si Attorney Rafi Aquino, ang flag lawyer at partner at law office ng Santos, Parungaw, Aquino, and Santos. Yan po mga kanya, maraming salamat po, Attorney Rafi Aquino ng vlog. Yan po. Dahil po sa kanyang mga insight, kanyang mga na nakuha natin sa kanyang katalinuhan sa SMB. Katalino yan, bugado yan eh. Dito mga kaibigan, talagang naandyan yung kamangmangan. Ito, tandaan niyo po, kamangmangan at walang patumangga o patumangga, yes, yes, tama. Sa isang kandidato, ha? Kandidato na kanyang baliwalain ang idea sa kampanya na base sa marangal, may prinsipyo o sabihin mga pag-iisip na may kasiguraduhan na magkakaroon ng diskusyon at
clarification. Eh, kasi may mga, so, may mga, ano kasi tayo eh, may mga sa, nakakalungkot man, na mayroon po tayo mga kandidatong mga nakaraan. Wala talaga eh. I mean ha, kasi, kasi ka na, nakita naman lang natin ang resulta, no? Wala na sa kanilang ang prinsipyo nila eh, nakatuon lang sa isang tao eh. Kung sino ang kanilang iniidolo, eh, sabihin na natin, iniidolo, ang kanilang ngayon, sa panahon ngayon ha, si Pangulong Duterte ang kanilang idolo eh. Kahit mga senador, lalo na yung mga kongresista. Karamihan dyan mga kaibigan, bigyan ka pa naman yung milyon-milyong pera eh. Ilang milyon ang bawat kongresista dyan, ilang milyon ang pa, ang makukuha ng isang deputy speaker at lalong mas malaki ang makukuha ng speaker. Yan ha, mga kaibigan. Pero sa Senado, aywan. Kasi dito sa sa lahat, sa karamihan ng mga kongresista natin, wala silang magawa pag pinag-utos ng Pangulong Duterte. Wala, kahit kamag-anak. Diba? Si Congressman Alvarez, ang dating speaker, napalitan. Bakit? Eh, hindi sila nag-intindihan ni Inday. Sana. Oh. Ano nangyari? Si Baxia. Oh, diba? Pwede sabihin natin, meron silang ano, yung agreement. Gentleman agreement. Nahati sila sa speakership. Ganon. Sige, dinaalaw kasi yan. Wala tayong magagawa yan. Ganito. Dito, meron kasi nagkaroon ng forum. Ano, forum. Ito'y kasunod dito mga kaibigan na naging pahayag ni Vice President Danny Robredo sa harap ng mga miyembro ng Rotary Club of Manila. Kung saan ako'y dating miyembro ng Rotary, pero hindi nga lang sa Manila. Pasig po. Lumutang mga kaibigan, yung dalawang mahalagang bagay. Ano nga, yung una, ito nga mga katanungan na sabihin natin, tinanong. Ay, may, tinanong na may kabuluhan. Ito'y mula sa pamumuno at tama at magandang pamamalakad sa pamahalaan hanggang sa sistema sa politika. Yan. At ayun nga, ano ba ang papalakad ang ating gobyerno ngayon, di ba? Sistema ng politika o mga prinsipyo, ito'y base sa practical imbes na moral o ideological base sa pa, sa practical o sabihin natin ideological na may kaugnayan sa ekonomiya mga kaibigan o political theory. Ano ba, siyempre pagpapasok ka doon dapat alam mo na yan, di ba? Lalo kung ikaw ay kakandidato sa pagkapanggol. Iyon ang ayon itong mga katanungan na doon sa lumabas sa forum na yon. Kaya ito, binigyan ito ng sabi na natin ng emphasize ni Vice President Lenny Robredo. Ang dito, kung nga sinasabi ko, ang sagot dito ni Baby Lenny sa kabilang banda, sabi niya, pantay at parehong makabuluhan. Direkta at mabilis ang pagtugon. Sabi na nga, yan, di ba? Saan na lang yun eh. At may katuturan. Yan na nga, mga kaibigan. Itong level ng kalidad ng usapan na sabihin na natin na matagal nang wala. Ito, ganito kami pag-uusap. Ganito, wala. Wala na ito. Eh, nawawala na. Kaya nga hinanap natin yung mga makabuluhan o mga sabihin na natin mga mararangal na mga lingkod bayan natin ay nangawala na po mga kaibigan. Wala na. Meron pa ba tayong mararangal na lingkod bayan dyan na ang iniisip para sa taong bayan o iniisip para protekta ng Pangulo? Diba ganyan po yun? Sabi ko nga, may katuturan. Kaya itong level ng mga usapan na matagal nang wala sa pungkod sa public pag-uusapan sa publiko mga kaibigan. Lalo na sa social media. Wala na po yan, mga kaibigan. Iba na ngayon. Ang dito, upakan ngayon. Upakan ka. Sisiraan ka. Wala pa yung ganitong mga usapan na, oy, sige, ganito, hindi ta. Meron ba? May nababasa naman ako na sinasabi. Dapat,
walang anuan, huwag na tayo magkakasiraan. Kung magkakaiba man tayo ng ating paniniwala, ng ating mga kandidato, sana tayo naman, ang pagkakakilala natin, ang pagkakaibigan natin, ay hindi natin iuugnay sa politika. Kaya, pero, mga kaibigan, wala na po yan, ha? Sana yun, wala na po nakikita ganyan. Ang pangalawa, mga kaibigan, talagang umamin. Umamin ang Pangulong Vice President Lenny. Sabi niya, kinikilala niya ang kahinaan ng mga numero, mga bilang, mahina kasi ang bilang, mga kaibigan, sa mga, sa kanyang mga survey, sa Class C at D1 bracket. Mahina talaga daw. Sabi niya, mahina eh. Kasi dito, may meron siya mga paliwanag ganun kung bakit nagkaganon. Dito, tinukoy sa kanya na itong mga ito ay mga Filipino middle class sa social media. Kung saan, sabi niya na, may 5 at kalahating taon na propaganda laban sa kanya. Inamin man niya, ito ay nagdulot ng maraming, sabi na natin, medyo kumila, o sabi natin, bumagsak. At nagdulot din ng maraming pinsala. Dito ngayon, mga kaibigan, kaya nga sa kanyang kandidatura ngayon, ay nangako siya, o si pangalawang pangulo, na sa kampanya ay espesyal niyang tututukan ang iba't ibang mga pagkakahati-hati, di ba? Ano naman natin ngayon? Hati-hati tayo ngayon, di ba? O pagkakabahagi. Sa itong dalawang observation na ito, mga kaibigan, isa ay pwedeng isipin. Isipin ang kaparehong mataas ng kaisipan. Yung bang mga nag-iisip na, sabihin na natin, masyado namang sabihin ng matatalinong tao, sabihin na natin, na national conversation. Diba? Nag-iisip nila mga ganito, pang national ito. Sa buwan, national conversation sa buwan, bago ang May 2022 o bago ang eleksyon. Ito, eleksyon na makasaysayan sa ating kasaysayan pa rin. Makasaysayan sa ating kasaysayan, kultura, politics, at ekonomiya. Gagawin na makatutuwa ng panahon. Ngayon na ngayon sa social media. Wala naman dati yun eh. Social media, sabi natin na may partisipasyon. Talagang dito, talagang nagpa-participate ang mga tao, talagang pursigido, o sabihin na natin the word, todo-todo ang kanilang partisipasyon. Partisipasyon nila ng mga Pilipino na sa C at D1 middle class. Yan. Talagang, siyempre, ano ba yung CD ba? Ito yung may hirap ang mga sabihin natin. Hindi naman gano'ng naghihirap. Pero, at dito yung kanilang pakikialam. Pakikialam ng SS na gusto nila mag-participate dito. Imagine mga kaibigan, itong usapan dito ay magtutulak sa mga Pilipino na lumabas. Diba? Ang iba nga eh. May nakausap ako, sabi nila, ay, wala na. Hindi na akong boboto, pero payahan na sila. Sila-sila na lang ganun-ganun. Ay, sabi, hindi naman siguro tama yun dahil ang pagboto, ang election po mga kaibigan, sagrado po yan. Dahil yan po ang sinasabi ko, matagal na, yan po ang ating magiging kinabukasan. Dahil dyan nakasalalay ang ating magiging kinabukasan, maganda man o masamang kinabukasan. Yan po ha, tama po yan mga kaibigan. Dahil nga po, alam naman natin, bawat iluluklok natin, particular ang Pangulo, ay dito natin makikita paano tayo dadalhin, paano tayo pauunlarin ang sarili, paano natin o paano na dadalhin sa maganda, pataas, paangat ang ekonomiya ng ating bansa para sa ating kabuhayan. Diba? Ito nga, sabi nga, lumalabas na sabi nga, ito, pag-uusapan natin. Isa ito sa mga paraan para may kaya sa mga tao
na bumoto. Diba? Bumoboto sila kasi nga po, obligasyon nila yan. Yan ang isa sa mga obligasyon ng natin mga Pilipino bilang mamamayan ng Pilipinas. At hindi lang po yun, at tayo naman po ay pag-iisipan din natin. Hindi lang basta tayo boboto. Huwag tayo, iba kasi nagpapaniwala eh. Nakikinig dito, nakikinig sa kabila. At pinapakinggan lahat. Kabila, kanan, harap, kalikod, ang dami nagsasalita. So, mga tao ngayon, yung mga botante, nagkakaroon sila ng mga kalituhan. Kaya, kung ikaw na isang botante, nag-iisip, nag-aaral, doon mo makikita pag-aaralan mo lahat yung mga kandidato. Hindi lang, eh, kilala ko yan, eh, kapibahay ko yan, ano yan, eh, kamag-anak yan ng kaibigan ko, yan, boboto ko yan. Hindi sana ganun, mga kaibigan. Ang isipin natin, ano ba ang magagawa nitong kandidato na ito para sa bayan? Iyon dapat isipin natin. Hindi lang, eh, kamag-anak ko eh. Siyempre, kung kamag-anak, wala tayong problema. Sige, boto ko, kamag-anak mo naman yun. Pero kung hindi mo kamag-anak, after yung mga kaibigan, dito nagtatalo-talo ang ating mga kababayan, mga kapwa Pilipino. To the point, nag-aaway na sila dahil nga po sa pagbibigay ng importansya sa isang kandidato. Pero, ang tanong, kilala ka ba ng kandidato? O, di ba? Kilala ka ba? Kilala ka pag eleksyon, di ba? Andiyan, umiikot sila. Actually, may umiikot na nga yata dito sa lugar namin eh. Umihingi na sila ng sabihin natin, kinakalabit na kayo. Hello! Hi! Eleksyon na po. Huwag niyo po kalilimutan si ganito. Ako mo nga kalimutan ako po ha. Ito po yung tarjeta ko. Yan po ang aking paraternalia. Yan na po. Yan po. Yung po pag sinulat sa balota, yun na po. Magandang kiusap mga kaibigan. Pag nakaupo na eh. Bago ka makaharap sa kanya, ay, ano ka muna sa sekretary ko? Magpa-schedule ka muna. Ayun ang kama sinasabi ko eh. Di ba? Kaya nagkakaroon tayo ng mga agam-agam. Iba, yung iba meron. Yung iba wala eh. Kasi wala pa kundangan din sila eh. Ngayon, yung sinasabi ko na sa bandang una natin kaninang pag-uusap natin, may mga politiko kasi na hindi na pag nangangampanya, bahala na kami. Hindi ba dapat isa-isip nila sa kampanyaan pa lang, mayroon kang dignidad, ipapakita mo na ikaw ay maayos, lahat-lahat. Hindi mangangako ka na sige-sige, sabihin natin eh, pahuhuli ko kung sino pumatay kay Rizal, mga ganun ba? Sino pumatay kay Bonifacio, ipakukulong natin, mga ganun mga pangako ba na, teka, patutupan kaya ito. Diba? Dapat, yun na papag-iisipan natin. Kaya nga po, kung tayo naman, halimbawa, pipili ka na, dito ka sa lugar niya, may maging local man o national. Kaya nga po, ang sinasabi ko lagi, na kung ikaw naman ay boboto, hindi naman po kailangan na punuin mo ang balota mo. Kung 12 senador, kailangan 12 yun, hindi po, kahit isa lang. Sumulat ka ng isa lang. Kung sino ang gusto mo na nasa puso mo, na siya nga, iyon ang iyong nakikita, na ito ay gagabay sa inyo ng, sa kinabukasan ng bayan, ilagay mo. Wala ho, wala nang pipigil. Pero kung ayaw mo doon sa iba, limit lang. Magitong Pangulo, ayaw mo sa Pangulo, eh huwag mo isulat. Ngayon, kung ikaw naman nanginayang ka sa pwesto, ay sayang, sulat ko na naman ito. Ay, sulat ko na lang si ganito. Sino pa ba ibang mga senador? Ay, ito si ganito. Hindi po yung ganyan ang klase ng pagboboto natin, mga kaibigan. Ang pagboboto natin, iboboto natin ang taong nasa puso natin at tayo'y alam natin, kinikilala natin o kinilala na natin kung sino itong politiko na ito lumalapit sa atin. Hindi porket kagayan. Sample ko na si Pacquiao, mga kaibigan. Kumandidato si Pacquiao. Para siyempre, pag ikaw ang kandidato, kailangan pinag-aralan ka. Diba sabi nga nila, mabuti pa sila eh.
kahit walang pinag-aralan, may mga kaso na ulit, nakakandidato pa, samantala kami mga security guard, kami mga laborer, kami mga factory worker, hindi kami makakapasok kung walang clearance. Walang NBI, walang police clearance, walang court clearance. Diba? Napakamalayo ang agwat natin doon sa kanila. Eh sila, marunong na sumulat, bumasa, pwede na maging pahulo eh. Eh yun po kasi mga kaibigan. Kaya nga po ang sabi ni yung nasirang Mayor of Defense of Santiago, dapat ang kakandidato maglilingkod sa bayan ay sabi na natin titulado. Lalo ang pangulo mga kaibigan. O kaya nga ngayon eh, tinan mo, pag kumandidato ka, yung abogado. Diba? Kailangan abogado kasi batas ang pag-uusapan dyan. Abogado, CPA, basta graduate ka na nga o ka, kasi basta pasado ka sa board, basta mayroon is may board exam, ang kurso mo, ayan, iyan, maganda, pwede ka pumasok yan. Doktor ka, nurse ka, pwede ka pumasok yan. Pero sa atin dito, hindi eh. Basta ikaw, leader ka ng isang grupo, kinikilala ka nila, pwede na ka kumandidato, sige, or president ako. Iuudyo ka lang ka ng mga kasama mo. Sige, kumandidato ka for president. Ayun, kakandidato ka naman. Kaya lang, may posibilidad dyan na ikaw ay ma-disqualify. Ngayon nga, di ba, may banta ang commission ng election. Kahapon, nabasa ko lang na pag ikaw, sabihin na natin, ma-disqualify ka, pagmumultahin ka. O di kaya, ano kayo, di ba, nuisance candidate ka, pagmumultahin ka. Bakit? Lumalabas na ikaw ay panggulo ka lang. Diba? Kung ikaw sarili mo, teka muna, hindi naman ako ganyan eh. Hindi naman ako sasalit. Eh, hindi naman ako karapat-dapat sa isip ko. Bakit ako magpupumilit? Ikaw pumipilit ka dahil alam mo sa sarili mo na ikaw hindi mo kaya at wala kang kakayahan para magampanan kung sakasakali man ang iyong itinatakbo. Wala kang partido. Wala kang pera. Kasi siyempre, pera dyan. Hindi naman usapan yan. Minsan, billion pa na yata. Wala kang ganun. Paano ka tatakbo ng ganyan? Lulukuhin mo lang yung ano. Parang, niluloko mo lang. Nilalaro-laro mo lang. Hindi po laro yan, mga kaibigan. Sabi ko kanina, sagrado po yan. Kaya, yung mga no-wishance candidate, ay sabi ng Commission on Election, ay kanilang pagmumultahin. Yan po. Kaya, kasi nga, marami sa mga Pilipino, marami sa kanila, ay mga kaibigan, kakilala, na umaayon sa mga ganitong pinag-uusapan. Kasi, siyempre, mag-uusap tayo sa politika eh, gusto kong ganyan, di ba, may mga tao na, ay, sige, gusto ko yan, pag-usapan natin. Para naman, yung iba naman, para gustong magkaroon, madagdagan yung kanilang kaalaman. Kasi may hirap sa mga Pilipino, kaya nga, minsan, nakikita natin sa mga, sabi ko kanina, sa mga politiko, talagang mangmang, kabangmangan nila yan. Kung gagawa sila sa mga kampanyahan, aalisin nila yung mga magaganda, yung mga, hindi yung siraan, ha? Hindi siraan. Kasi sila ngayon, parang puro siraan na lang ng siraan sila ngayon, eh, di ba? Ang mararangal na kandidato o pa sa kampanyan, mararangal na kampanyan, sige, kampanya tayo. Ito yan. Dahil po, ang tao po, din dyan nila makikita na ikaw ay talagang sincere kasi yung pagtakbo bilang gusto mo na gusto kang iluklok nila para gumabay at mamuno sa kanila, local man o national. Ganyan po yun, mga kaibigan. Hindi po yun, sige, tatakbo ako kasi ganito, inudyo ka na po unang-una eh. Ayoko lang siguro masakit. Sabihin na tinawag ka lang ng presidente ng Pangulo eh. Ah, si yan naman, si President, Toronto, palakpakan ng tao, ikaw naman. Uy, nagsinatawag akong Pangulo ni Pangulong Duterte. O, may salita ang Pangulo, may salita ang yatang gagawin. Teka muna, itatanong ko muna na sa
sa ating magiging pangulo. Pangulo man ng organisasyon nila. Yan nga nangyari doon. Ayan. Eh, pag ikaw na kampanya, kung po pwede na lang, iwasan nyo. Kasi mga nakaraan na lang para sa mga nakaraan na mga politiko na kampanya, wala akong nakita na nagsiraan sila. Halimbawa, itong yung mga, sa bagay, wala na dito yung iba dyan. Iba na, retired na. Yung talagang mga may dignidad, kasabihin nila mga kampanya sila, hindi nila sisiraan. Yung kalaban nila, kahit magkalaban sa politika, dito hindi. Siraan. Hindi lang ang mga politiko mismo nagsisiraan, yung mga tagasunod pa rin. Sila-sila nagsisiraan. Ay, Lenny Robredo, lugaw yan, walang alam yan, ganito ganyan. Pati yung mga fake news na sinasabi na 4 times 40 ba yun? 1,600 daw times, ano, yun ang, ano, si Pangulong Duterte nagsalita rin ng mali eh. Nagkaroon din siya ng additional subtraction. Pagsalita pa nga ano, ng ang Pangulo, maraming addict na nito. Ito yung bilang ng mga addict sa Pilipinas. Ang dami, sobra-sobra sa populasyon natin. Ilang million daw ang addict sa Pilipinas. Ilan lang tayo, 100 million lang tayo, may 100 na ang addict daw sa Pilipinas. Ganun lang ang mas malaki pa ang mga addict kaya sa populasyon natin. Hindi pa ba makikita mo sa ganyan? Kayo, sisiraan ngayon ng kabilang, parang, ay, ganun ba yan? Ganyan, kabobo yan. Si Bepe Lene, sinasabi yan, bobo, walang alam. Gusto ko, binabago yung mga salita para mayroong pangbana sa kanya. O, kaya ako narinig ko yun, sinabi niya na all my daughters are girls. Sama ba yun? Ay, Diyos ko po. Kinakat nila at may sinisingit sila yung tarutong dinudugto. Akala mo magkatotoo. Kamu kay Senator De Luna lang, yung kanyang speech sa Senado. Hindi ba pambababo yun? O diba, sabihin na natin, mayroon niya na ano, katapat na parusa. Ang sinasabi ay siya daw, I am the leader ng mga drugs sa Muntinlupa. Sabi na siya sa speech. Nung tinignan yung totoong sinabi, ang layo mga kaibigan. Sino ang gumawa niya? Na doon ang siraan. Wala yung sinasabi ng Maranal. Wala, wala. Walang Maranal na ngayon dito. Ate sa mga kandidato. Sorry po ha. Doon sa mga, sabihin na natin, mga panatik sa isang kandidato dyan. Wala na po sa atin yan yung Maranal na ganyan. Kaya nga po, eh, sabi nga, maraming mga Pilipino na sa kanila mga, sabi ko nga, di ba, mga kaibigan, kakilala, at umaayin lang. At mag-usap tayo ganito. O sige, maganda yan. Yan. And yun ang sinasabi ko na, na mga Pilipino na marunong makialam, marunong mag-isip, sabi na natin. Ayaw, nakalungkot na mo, sabihin ko, wala kayong isip. Diba? To boto lang kayo ng boto, hindi nyo alam, ano kasi mabinoto na nyo? Baka may sulat nyo, Batman, o, pati si mga karakter dyan, eh, sinusulat nyo, diba? Paniniwalaan yung ganun, dapat hindi ganun mag-isip tayo. Wala. Dito nga, itong pinagsubalit, ayan na, ang sinasabi ko na sila'y umaayon sila sa mga usapan natin. Ganitong klase. Ganitong klase ng usapan. O sige, sige, mag-usap tayo ganito, ganyan. Para maraming. Siyempre, sarili nila. Gusto rin lang magkaroon ng madagdagan ng kanilang kaalaman. Pero, agad naman lang sasabihin dito na isa pa ito oras, di ba? Patagalan. O pinatagal na yan eh. Pinatagal yan. At mayroon pa tayong oras para pag-usapan niya. Maglagay tayo ng oras dyan. Oo, sabi natin, pinalalim pa ang pag-uusap para mas lalong madagdagan ang kanilang isip, ang kanilang kalaman. Educative exercise, mga kaibigan. Subalit, mangyayari lamang ito after na ng eleksyon, mga kaibigan. At may nanalo na. Diba?
ito pag-uusapan na ngayon. Iyon nangyayari kasi dyan eh. Bago mag-eleksyon, dapat mag-uusap na. Ano ba ito? Ikaw, ganito, ganyan. Meron, wala kasing tayong, wala kasing ganyan na isang grupo man lang na nagbibigay ng impormasyon sa mga kandidato. Kahit pa ito, opposition ka o administration ka, lahat ng mga kandidato niyan, sasabihan mo, o ito yung kandidato na ito ng opposition, ito ganyan, si ganito, ayan, leader yan, at yan, ano yan, maraming nagagawan, maraming nagawa niya ng mga batas kung siya ay congressman pa, kung siya ay senador pa. Ganyan po yun dapat. Mayroong grupo na magsasabi ng ganyan. Eh, kaso wala yata sa atin eh. Ang nagsasabi yung kalaban, sinasabihan, inuupakan yung kalaban, magkabilang panig, nangulupakan. Oh, ang nangyayari ngayon sa mga tao na nakikinig, sino ba? Pero di ba? Kayo. Kayo mga tao, kayo mga politiko, kung grupo ninyo ang nagpapadala sa sitwasyon. Hindi na nga, sabi nga, basta, yung iba kasi umaayon na lang sila, basta aayon na lang, sige, okay na yan, ayon na ako dyan. Basta ganyan na yung pag-usapan. O, sabi ko nga, pag nanalo na, andun na. Doon na nagkakaroon ng usapan. Teka, ano ba nangyari? Ano ba yung ganun? Na ano ba ang kainan? Lahat pag-uusapan na yun eh. Kaya, magkakaroon na ngayon ng pag-uusap. After na nangyari, sa tangayon magkakaroon ng pag-uusap na. Pero yung mga kasi sa kanila, mga kaibigan, yan, napakinggan nyo. Karamihan sa mga ito, ang kanilang isip, ang manalo sa halalan. Yun lang ang kanila eh. Sino pa sa atin, ewan ko ha, wala akong nakikita na nag-iisip na ganito ang gagawin nila. O sige, pangako yan eh. Pero ang kanilang lumalabas sa pag-aanalisa ko na ang kanilang intention lang ang manalo lang sa halalan. Ito po mga kaibigan, sabi nga, basta manalo lang sa halalan. Ito nga, nangangahulugan dito na nagsagawa ng social media marketing o ginagawa ng mga social media marketing, ang tawag doon, yung mga gumagawa para pagpagandahin. Ayan, para mas maliwanag. Pagandahin ang imahe ng isang tao, pagandahin o di kaya siraan ang kalaban. Iyan po ang trabaho nitong mga social media marketing. Ito mga mga campaign materials nila na dinisenyo niyo nga sila mismo ng designer o ilalapit niya. Ito yung disenyo natin. Para ganun, tawag nun. Ito ang gagamitin natin para sa kampanyahan natin. E titignan, siyempre. Hindi pa po sa kanya, sa kandidato, eh di ka mga baguhin natin. Siyempre, babayaran sila niyan. Ano, di ba? Ngayon, ito ang gawin natin. Kung hindi nagustuhan ito, ito kasunod, titirahin natin, sisirahan natin ng kalaban. Malamang, nandun, makikita na dun. Aayon na yan doon. Sige, ano meron ganyan? Kaya basta meron kayong ganyan. Diba? Dinisenyo nyo ito ng mga marketing specialist upang ilako. Ibenta. Ano? Ibenta at sirain ang kalabang ang bang produkto. Siyempre. Pwede natin masabi yung produkto yun kasi ito ang nag-apoy sa kanila para gumawa. Ito ating ilalako eh. Ito si congressman. Dahil siyempre, kasama parang produkto na rin yun. Sure, sabihin na nating kandidato. Kotoido naman talaga yun. Ang mga marketing materials, mga kaibigan, ay gagamitin upang manginis, mangasar-aasarin yung kalaban eh. Kung anong pamamaraan para mainis ang kalaban, sisiraan, o ano ba siya? Basta makita nila na nainis. At ang naiinis dyan, itong mga tagasunod. Actually, hindi naman talaga yung tao ang maiinis dyan eh. Kundi yung kanya mga tagahanga, tagasunod, tagasubaybay, yun yung maiinis. Kaya nga, ang nagsasagutan, yung mga
pari yung mga ano ta, taga-suporta, mga supporter ng mga kandidato. Pero yung mga kandidato, tingnan mo, hindi gaano sila nagsasalita tungkol ang laban sa ganito. Mayroon, mayroon ba rin na? Mayroon naman talaga. Pero, hindi ganun katindi na ang mga supporters ay nagmumurahan, minumura si ganito. Kung ano ng mga lahat na masasakit na salita, doon mo makikita sa mga supporters. Kaya nga po, dapat ang ating mga kandidato, sabihan, kung ganun yung mga tagasunod, tika muna, huwag tayo ganyan, maging ano tayo, mahinahon lang tayo, dahil unang-una, kung ikaw nag-iisip ka, humihingi ka ng pabor sa mga Pilipino, dapat hindi ka ganun kagaspan. Diba, may meron nga dyan nakita ako. Eh, hindi ganyan, hindi ganyan, nung nakagang elections pa. Kakamay. Pagtalikod, alcohol. Lala, kulang nalang ipaligo yung alcohol. Hindi po ba, yan ay insulto sa sarili mo, sa sarili. Iniinsulto ko ito eh. Ganun ba na accept mo yung ganong klaseng actuation mo sa isang tao na iyon inihinga ng tulong, inihinga ng pabor ngayong eleksyon. Di ba? Lumalabas tuloy na kayong mga kandidato ay hindi kayo sincero sa inyong mga sabihan natin, isa yung pagtakbo. Di ba? Kung sincero kayo, punta kayo, makikain kayo doon sa ano, meron nangyayari yan. Sabi, meron nangyayari talaga yan. Mga hindi ko sabihin na wala, meron. Kandidato, pupunta roon, makikikain, sige, ganyan. So, kasalo sa pagkain. Sa eleksyon lang yan. O paano kung tapos na eleksyon? Iyon ba makikita niyo pa sila na nasa mga libreng na lugar? O may ikot sila sa mga libreng na lugar? Diba? Wala na. Wala na po yan. Matalo manalo, hindi mo na sila makikita. Eh, pagtanggalangan ng mga paraternalia sila na kalat eh. Yung kanilang mga kalat. May nakita ka ba? May bihira. Mayroon ako, may nakita ko muna. Isang politiko lang. Kaya yung kandidato, politiko na siya. Basta kumandidato siya. Kasama siya sa nagwawalis doon sa mga kalat nila. Kahit hindi sa kanya, basta kalat, kinukuha nila para itapon. Ilagay sa basurahan. Ganun din. Yeah, makikita ka sa mga bakod. Yung mga bakod doon na walang bahay, basta may bakod lang. Kakabitan niya ng mga paraternalias. After election, tingnan mo, andyan pa rin yan. Diba? Iyon ba mga ganong mga trabaho o gawain ng mga politiko ito, mga kakandidato? Diba? Kaya nga, itong mga, sabi na natin, mga marketing-centric, sila yung gumagawa kasi sila eh, ang magandang marketing, ima-market natin ito. Parang negosyo yan eh, di ba? Ima-market natin si congressman, yan yung sa taong bayan, kailangan magaganda. Maganda ang, sabi na natin eh, yung campaign materials natin sa electoral campaign materials na familiar ng mga sikat na, ng mga kung ano-no, di ba, ng mga jingle pa nga yan, yung ganitong tono, nilalagyan ng another lyrics dun sa kanyang kandidatura. Dito, nandun yung mga cute, siyempre, alam naman natin, cute at ito mga panlilin lang. The best word na pwede ko magamitin yan, panlilin lang ito. Panlilingan ng mga pahayag. Kasi, sasabihin mo, ay, ikaw wapo, ay, ang ganda-ganda mo, ay, ganito ganyan. Ikaw mismo, kung ikaw nakakakundi ka, uto-uto. Ay, pambira naman. Alam mo naman sa sarili. Ako, alam ko sa sarili ko, sabi niya, ay, si Romy, wapo, walang ganyan. Hindi ganyan ang tama. Siguro kung nanay ko nagsabi niyan, pwede. Pero ikaw, sino ka ba? Diba? Ngayon lang kita nakilala ng tita eh. At hindi rin kita kilala. Yan. Sabi niya eh, wala ka. Ay, ang ganda-ganda mo naman. Ganyan-ganyan. Tuwan-tuwan naman. Palakpakan. Dalawang tenga. Maganda daw ako. Sabi niya nung
congressman, dahil kumakandida ako si congressman ngayon. After manalo yan, sasabihin pa kaya niya mo, ha? After election, pangit ka na, ganyan niya. Isa pa yung mga magagandang partenera, mga poster, at saka mga pahay na panlilingan. Panlilingan din, pati mga poster. May mga panlilingan yan. Tingnan natin yung mga poster natin yan. Yung mga nakikita natin. Para makita natin, mayroon din mga nakakatawang pananalita, mga kulay, baka kung ano naman nasusuot mo, mayroon silang anong tawag doon, pag nakita mo ganyan, ay, alam natin si Alia, si ganito yan. Diba? Isa yan, mga kaibigan, si Vice President ngayon, Vice Presidential ngayon, Lito Atienza. Pag nakita mo yung mga polo niya, puro bulaklakin, ay, si Lito Atienza yan. Diba? Ganun naman talaga yun. May kanya-kanya tayo para makilala ka at hindi ka makakalimutan. May mga pahayag, mga nakakatawang pananalita, o kulay, mga images. Yan na, kaya makikita mo yung mga images mo, nandyan, pakita mo yung iba ba, ano pa yun? Si Pac-Man, di ba? Iba, dati, ang naman ni Pac-Man eh. Ay, si Pac-Man yan. Si Pac-Man eh. Di ba? Ganyan yan. Yung mga lahat sila mga kaibigan, sa panahon yun, madaling lapitan. Maniwala po kayo sa akin. Madaling lapitan ang mga iyan. Kaya lang, siyempre, pagdating sa pera, malamang, mahirapan ka rin. nasa tao yan, nasa politik yung problema ninyo kayo. Lahat, maaaring bahagi, pwede, sige, bahagi tayo, ganyan din yan, sama-sama tayo. Karamihan wala o hindi makabuluhan o walang kahulugang impormasyon ang kanilang ibibigay. Magtanong ka, ay oo, ngayon yan, ganyan. Saliksikin mo, pag-aralan mo, magtanong ka dyan, sir, ganito ganyan, minsan ba kami pwede ganito ganyan? Ay, oo, punta kayo sa opisina, ganito ganyan. Wala yan, walang kumulan yan, kalukuhan lang yan, niwala kayo. Sabi nila, walang saysay, at paiba-iba. Ibig sabihin, hindi pare-pareho eh. Dito, nagsalita ka rito, sa kabila, iba naman sinasabi mo. Di po ba? Kaya nangyayari tuloy, ang mga tao, yung kanina pa sinasabi ko, nagkakaroon ng kalituhan. Sino ba talaga? Sino ang sino? Ngayon, kung ikaw ay makikinig doon sa isang grupo lang, sa isang partido lang, yun lang maririnig mo. Diba? Kaysa kung makinig ka dito, o siyempre maririnig mo rin, ito pala, parang ganito. Pag marinig mo naman sa kabila, sa isa pa, dito pala ganyan. O diba? Nandun na yung kalituhan. Ngayon, ang sinasabi ko kanina pa, ikaw mismo na botante, mag-aral ka. Huwag yung sinasabi ni ganito, ay ito sinabi ng panganang mga kaibigan ko. Kaya nakahapon, kausap ko yung kapatid ko eh. Nasa summer siya. Tinatanong ako, sino ba ang presidente mo? Sabi sa akin. Kasi kung sino maging presidente mo, yun na rin ibuboto namin. Ay sabi ko, huwag mong gagawin yan. Mayroon kayong sarili. Kung pumalpak ang presidente na sinabi ko sa iyo, di ako sisisihin nyo. Ay, sinisihin mga may kasi. Hindi naman ganun, niniwala kami sa... Hindi po yun. Sarili mo po yun. Walang ibang sisisihin, kundi sarili mo. Kahit yung magkakapamilya eh. Iba-iba. Iba-iba kayo din. Hindi kayo pare-pareho eh. Iwa-iwalay kayo. Kahit sabi mo, anak mo yan, asawa mo yan. Hindi kayo. Huwag niyo isama ang politika dito sa pamilya. Pag ang usapang pampamilya, pamilya na. Pero pag usapang politika, wala tayo dyan. Kanya-kanya tayo. Hindi na. Kasi ito yung ano ng kuya ko eh. Itong pinili ng kuya ko eh. Ito rin pipiliin ko. Hindi po yung ganun mga kaibigan. Huwag na huwag po yung gagawin yun. Ang inyong magiging trabaho niyan, karapatan nyo na mamili at mag-isip, mag-aral
Okay, sabihin na natin eh, tingnan nyo ang kusino ang kandidato ganyan, di ba? Ngayon nga, eh, walang kabuluhan, sabi ko, walang kabuluhan yung mga sinasabi nyo. Walang say-say. Lahat ay ginawa base sa sabihin na natin, maghihintay tayo. Eh, naghihintay ka lang, di ba? Naghihintay ka lang, o sabihin na nag-iisip ka, makapigilin niya, parang ganun nga eh. Makapigilin niya, mapagpakumbaba ang isang kandidato. Makakaimakaan, sabi mo, kung iyaman eh, ito eh, eh, hindi naman ganyan ugali niya. Pero pagdating sa atin, pagdating iba kayang ugali nito, ang bait-bait na nito ni Congressman, ang bait-bait ni Mayor, ang bait-bait ito na tumatakbo ko, konsyal, ganyan. Diba? Mapagpakumbaba ang pangako. Nanangako, sige, ay, ako, sige nito ha, hindi, nabahala sa inyo. Ganyan, madali nyo kumapunta sa opisina, kung saan na haliman, ayan. Lahat ng ito ay ordinary na. Ordinary. O, lahat ng mga ito ay sabihin natin, ang kailan sinasabi mo, ordinary yung Pilipino voters sa social media. Social media na gusto na, ah, di ba? Gusto niya eh. At naiintindihan. Yun ang ano dyan sa mga tao ngayon. Kasi itong dating pahayag na dapat nagsalita ka, ito yung mga pahayag niya. Pero dapat tinatanong, di ba? Dapat magtaka kung ito ba ay totoo. Pagtakan mo, nagsasabi siya ito ganito, ganyan. Ngayon, pag-isipan mo, totoo kaya ito sinasabi nito? Ngayon, pag sinabi niya, ay, ganito, ganito ang buwan at bituin, susungkitin ko, ibibigay ko sa iyo. Di ba? Teka muna. Mag-isip ka na pag ganyan na mga pananalita na out of the blues o mahirap paniwalaan. Yung iba naman, ay oo, naku, magaling si ganito, ganyan eh. Bibigyan ako ng ganito, bibigyan ako ng ganyan, o, eh, ano sabi? Iba paano ngayon? Si Pacman, ano sabi niya? Bibigyan niya ng bahay ang mga tao? Paano kung natalo siya? Bibigyan pa rin ba niya? O anong kondisyon niya? Pag siya naging pangulo, o, di ba? Paano kung naging pangulo? Bibigyan mo ng bahay, mga yan, may nalibring bahay yan, wala silang gagastusin. Dahil pinangangalandakan niya, yung kanyang pera, ng bilyon-bilyon, oo, bilyon-bilyon. Nandun ako. Pero, sinong kandidato ang gagastos? Gagastos ng ganong kalaking halaga para ipamigay. Kaya nga kumandidato ako dahil yung pera na aking gagastusin dito manggagaling sa pera ng tao bayan. Sa kaba ng bayan. Hindi yan galing sa pera ko. Hindi ako gagastos, hindi ako lukuluko. Na ito pinaghirapan ko kay Pacquiao. Hindi ko naman sinasabi si Pacquiao dahil hindi niya gagawin mo. Ewan ko sa kanya dahil nasa tao naman yan. O, sabihin niyo, pwede ko rin sabihin. Ganun ba ni Pacquiao yun? Hindi kaya pagbubugal siya to the point na halos magkaturug-durug na yung mukha niya. Tapos ipamimigay ko lang dito ang bilyon-bilyon dahil politiko ako, dahil presidente ako. May pera ang bayan. Ba't ako gagasto? Di ba, kukuha ko ng pera sa bayan, ito yung pambimigay ko sa kanila. Di ba? Pero nga nangyayari ngayon. Nasa 11 trillion na ang utang natin. Pasa na ngayon yung pera yun. Binamigay ba? Hindi natin alam. Kayo, alam niyo ba? O, ganyan mga katanungan na ganyan. Dito, ganito nga, ang katotohanan ng pakiging kawalan ng kaalaman ng mga botante, sabihin natin, madali at agad inaayunan, mga kaibigan. Alam naman natin, siguro itong si ganito, si ganyan. Punta tayo sa squatters. Alam naman natin, si squatters. Pamunuran lang tigil, di ba? Uso yan, no? Tigilimandaan. Tanggap ka ng tanggap. Ganyan. Tapos, isa, ilang taon kayo maghihirap. Yan, sa limandaan. At sa limandaan, sa tinanggap nyo, ibinuto nyo ito, naghihirapan na, no? Hindi maganda pala tayo. Ilan tao kayo magtitis niyan, di ba? Madali at agad di inayunan ang tao inililigaw. Inaayunan ka agad. Inililigaw
ang pananaw ng mga netizen. Ito yung pananaw ko, pero dumating ito si congressman, si ganito. Nilgaw ako. Eh, siyempre, tiwala ko sa kanya. Kung nalito ako na. Diba? Imbis na papunta ka sa diretso, lumiko-liko ka pa. Ayan. Kasi naniwala ka dyan. Diba? Ganyan ang nangyayari sa atin ngayon. At niligaw ka sa social media, sabihin na natin dyan. Simple lamang, tulad ng malalaking pagtanggap o pagpayag sa anumang naisin o na pinag-uri-uri o classification, si classified na classified bilang market segment, sabi niya. At magiging komportable na ang tanging rule lamang sa politika ay targetin. Ito ginagawa ng mga marketing eh. Tatargetin, tututukuyin na inihahanda ng mga ulupong sa online. Ganyan nga ang trabaho nila. Kaya nga po eh, wala nang ating mga sinasabi kong mga tawag doon. Mga ating mga politiko, ating mga likubad. Ito mga kaibigan, walang nga kadahilan ng reduction ng citizen sa pagtanggap na kung ano ang magagawa ng iba at hindi iniisip na inaaano ang pinaka o pinapaywating ay walang dahilan dahil. Wala, sige, bahala na kayo, ganyan. To, walang sino mang kaswal o mag-Ginoo na umaasa na may mga taong karapat-dapat na iluklok sa pwesto. Tulad na lang nila Claro M. Recto. Yan, sinasabi ko kanina. Si Lorenzo Tanyada, si Jose Jokno, asan sina? Wala na ang mga katulad nila sa kasalukuyan. Kaya mga kaibigan, yan po. Ito, nalaglag na. Wala na po tayong oras at yan na po ang ating nalaglag. Wala na po tayong oras at tayo naman pa yung oras na po ng ating sa mamaalam sa programa. Pero meron pa naman tayo bukas. Kaya huwag tayo mga magsawa sa panalangin, paghingi ng awa sa ating Panginoong Diyos at sa para sa ating lahat po. Maraming maraming salamat. God bless us all. Sumainyo ang inyong tagapagmatsyag at tagapagmasid, The Beat Watcher, sa pamamagitan ng Broad Streamcast Communicators. Maraming salamat po.